Hello. Good evening. Ayan. Sinong excited po? Ngayong gabi. San na yung mga ibang mga kapatid? Parang late sila. Ayan. So, as usual, bago po tayo mag-start, ay mag-shoutout muna tayo para before we start, nakapasok na lahat, ano? Okay. So, ayan na po. Pero bago ang lahat, mas maganda pa rin na kwan. Yung nakagawaan na natin, no? Mag-pray muna tayo. Kasi yun ang pinaka-the best. Because without God, without Jesus, we are nothing. Kaya dapat lahat ng ginagawa natin, every time na may gawain, kailangan po is nagpipray muna tayo. So, let us pray. Yes, Heavenly Father, we just wanna thank you this evening. Panginoong Hesus, salamat muli at alam po namin na ang iyong mga anak ay pagpapalain. Lord, again, I am nothing without you and bless your children, Panginoon. Lahat ng mga nanonood ngayon, mapabago or tagawaypan or kahit saan man sila ngayon, Panginoon, alam ko po na meron kang mensahe at palalakasin mo ang bawat isa. Lahat ng mga nanghihina, lahat ng may hinanakit, ay sila'y lalakas, Panginoon. So Lord, take over, Holy Spirit be the speaker, in Jesus' name, Amen. Ayan po. So, ayan po si Ninong Bobby, oh. Ninong Bobby, yan, manood ka po. Ninong ko po yan, laging nakasupport yan. So, tayo po ay mag-shoutout muna. Of course, sa mga, sino po bang first time? Ay, marami dito. Ramil Salyuk, Pastor Ramil. Ayan. Hindi ko po nakikita dito, ah. Ayan. Pastor Ramil. Ayan. Alday family, Sis Abby Alday, Albarsha, yes, Ninong Bobby from Abu Dhabi, Sis Maria, and Brother Randy from Albarsha, hindi po sila nakahabol, kasama namin yan lagi dito, kaso na-late sa overtime. Sino pa yan? Mr. Pabilo Cueto, yan. Yan, si Brother Ariel Usas, so praise God bro, nakanood kayo. Corazon Real, yan po, watching from Italy. I think morning dyan, ano? So, mabiyuting umaga po dyan. Mabiyuting umaga. Okay? Sabi ni... Kuhan po, sino pa yan? Brother Alberto Quadra, Rene Centeno. Oh, Rene Centeno from Philippines. Yan po, nag-aabang yan. Alas 12 na doon. Praise God. Kasi nagpipreach na rin sa church nila, no? Maricel Daginutas, ayan, from International City, Hernandez family from Albarsha, of course, Hernandez family doon sa DIP, Mami Mercy from Abu Dhabi, Michelle Gaa from Ticom, ayan, Istail family, watching from Satwa, hello po, at Albarsha Seal Group, Sis Haya, Sis Janelle, and the rest, Brother Junas, at yung parents ni Sis Janela, at sino pa, ayan, Sis Minda from Trade Center, yan. Tapos, Casey Aglano watching from Camp 6, Philippines, yan po. Yan lang ba yun? Ayan, dito po. Sis Arby, Abans Family, oh, Brother Edsel Alday, ayan. Sis Wilma Ayanko, manood lang po kayo. Sige, itag niyo po yung mga friends nyo. Sis Iloha Carmen, ito mga masisipag na magtag at magkuhan, no? J.R. San Pascual, yan. Here we go, si Gisa May Polvera. Okay po. Good evening, inaanak. Yan, my best tagger tayo din. Best tagger for today. MJ Kubangbang. Oh, wow. Ayos yan na. Maganda yan. Oh, Aisa, ang aking pinsan. Michelle Toyko, Mary Joy Ibay. Yan, isang best tagger din to. Yes, of course, Ariel Osas. Yan, Dina Sambitan, Jules Guerrero, Mary Joy Manida. Yan, sige po, pasok po kayo. At may magandang mensahe ngayong hapon. Ayun, asan na yan? So, sino pong excited sa Word of God? At tayo magsisimula na.
Yes, May Velasquez. Yan, sige po. Aywa. Okay. Rhea Bautista, Brother Pilumino. Yan, Brother Jesus Salcido. Honey Cordero po sa Satwa. Hello po. Okay. Yan, Mami Hernandez. Yan. Ang mga masisipag na mother natin ng Waipan. Yes, at Sis Corazon Real. Yan po, Brother Carlito from yung aking batch na laging nanonood from Qatar. Maraming nasisiran po to. Okay. So, please don't forget to share, tag your friends kasi may mensahe po tayo ngayong gabi. At sila ilalakas uli. Big Grutha. Yes. Sis Ila Galites from Philippines po, Brother Rinier. Who in 1 minute we will start. Okay. Hallelujah. So, sino po ang excited ngayong hapon? Alam niyo po, sino po yung mga pumupunta dito ng kwan? Sinong naka-attend ng kasal dito? Di ba, pag umatin kayo sa kasal, excited po kayo? Alam niyo kung bakit kayo excited? Hindi man talaga sa seremonya eh. Excited kayo sa handa. Men, kaya pag nanonood kayo ng live, excited kayo dahil sa salita ng Diyos. Okay? So, kung may katabi kayo dyan, walang pakialaman muna. So, good evening po, Sis Nina Ayop. Yes, Pastor Jumar. Good evening. Yan si Pastor Jumar Hernandez po. Okay. So, kailangan maging excited po tayo ngayong hapon. So, since nakapag-pray na tayo, ay kailangan ang attitude ng mga anak ng Diyos pag ganito na nanonood tayo ng live is hindi dahil wala tayo sa building is na iba na yung commitment natin. Kaya po, praise God sa mga kapatid. And alam ko na may gagawin ang Diyos sa bawat isa. Okay? So, ang tanong ko dito is, ano ba ang kwan? Ano ang national number ng Pilipinas? Sino pong nakakaalam? I-type nyo dyan. National number ng Pilipinas. I-type nyo po. Sino pong nakakaalam? Nako, hindi nyo alam ah. Nako po. 5-6. Yan yung maalala nyo nung araw doon sa Pilipinas, 20-20 pa lang. Okay na eh. Maging alipin ka na ni Bombay. Eh. Di ba? Yan, national number ng Pilipinas, 5-6. Pero, gusto nyo ba ang 5-6 ng Panginoon? Maganda po yung 5-6 ng Panginoon. Yun yung pag-aaralan po natin. Okay? So, ito po ang tanong ko. Ito yung totoo na, seryoso na to. Ano ang national bird ng Pilipinas? Yan. Mag-comment nga kayo dito, ano ang national bird ng Pilipinas? Ha? Maya? Anong Maya? Okay. May nagsabi 963 daw. Okay. Ang national bird ng Pilipinas po ay hindi po Maya. Eagle po. Okay? Bakit eagle? Kasi sa lahat ng ibon, ito ang pinakamataas lumipad. At ito po yung tuwang-tuwa sila pag may storm. Sila po yung talagang nakakapag-soaring high. Talagang pag may storm, talagang sumasapaw sila. Talagang na-challenge po sila. Okay? Hindi kagaya ng mga ordinary na ibon na pag may storm, pag may bagyo, nako, andun po sa puno, lalo yung manok pula, wala na, nakakulong na yan. Hindi na makapagkuhan, di ba? Pero ang eagle po, alam nyo po, ang eagle po is napakaganda. Kasi, pag may storm, grabe, talagang mas mataas pa silang lumipad. Hindi mahabol ng storm. At bakit ko sinasabi to? Kailangan maging eagle po tayo para kahit anong storm, talagang na-challenge ka po. Huwag ka po maging ordinary na ibon, huwag kang maging maya, huwag ka po maging manok na pula. Okay? Or maging duck. Yan. So, andyan pa ba kayo? Whew! Ayan, manok na pula. So, here we go. So, kailangan maging eagle po tayo. So, now, dahil sinasabi ko po, last Monday, na tayo po'y anak ng Diyos at may Espiritu ang Diyos sa atin. That God created us. Ito po yon. Kailangan po kung God created us at alam natin na ang Espiritu ng Diyos nasa sa atin.
Kailangan nagtatrust po tayo sa Kanya. Kaya nga yung title po ng message po natin is, What's Next God? Kasi kung ang Espiritu ng Diyos nasa sayo, kailangan lahat ng gagawin mo, lalong-lalo na sa panahon ngayon, ay tinatanong mo sa Kanya. Yung Lord, what's next? Dapat ganun. O Lord, uuwi ako, what's next? Lord, mag-iisti ako. Alam mo, yung lahat ng decision mo, dapat inaalaw mo ang Diyos na mag-decide. Kasi nga yung Espiritu ng Diyos nasa sayo. Because if you allow your emotion, yung flesh mo, ang mag-decide sa buhay mo, nga ka. Ayan. Hello, andyan pa ba kayo? So sige po, itag nyo po. Intro pa lang itong sinasabi ko. Kasi gusto kong maintindihan nyo to para after ng mensahe na to, huwag po kayong mapahamak, huwag kayong basta-basta mag-decide. Kailangan, every time na magagawin kayo, what's next, God? Diba? O, halimbawa, nagka-boyfriend ka. Lord, what's next, God? Alam naman sabihin ng, sabihin niya, siyempre, i-guide ka ni Lord. O, halimbawa, nag-resign ka sa pa-company, tinanggal ka sa company, anong kwento? What's next, God? Amen? So, andyan pa ba kayo? So, ngayon po, here we go. Kailangan, importante, na kailangan lahat ng gagawin mo, tatanungin mo ang Diyos, sabihin mo, what's next, God? So, basahin muna natin itong scripture. Basahin natin, Sis MJ. Galatians 5, verse 17. For the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Makinig! O dito. Nailipat na ba? Baka nakaside ako. Hello! Okay, dito. Kumusta na? Oh, yan, face to face tayo. Personal to. Ang sabi niya sa salita ng Diyos, mamaya muna yung 5-6, no? Dito muna tayo, yung intro muna para maintindihan nyo. Okay, ito. Malinaw ba yung mukha ko? Ayan. Walang spirikitik yan, ha? Okay. Ito po. Ang desire daw ng spirit ay magkaiba sa desire ng flesh natin. In other words, magkakontra. So ngayon, ito ang tanong. Kung nangunguna ang flesh mo sa lahat ng desisyon mo, hindi ang espiritu ng Diyos nangingibabaw. In other words, inaalaw mo yung flesh mo, yung emotion mo, ay big problem yan, my friend. One day, makikita ka na lang doon sa lansangan. Nagaganon ka na ng mga lataw. Nagbibilang ka na lang. Oh, wala na. Huwag kang matulad sa mga ibang wala na. As in, nawala na talaga lahat. You know? So, ito po yon. Kung gusto nyo na maging successful, okay, kung gusto nyo maging successful, ito po ang gawin nyo. Kailangan yung desire ng spirit or desire ng Diyos, hindi yung desire mo. Okay? So, sino po yung nakukuha yung mensahe ngayon? Ah, alam ko na yan, Pastor. Diba? Tignan natin tong dalawang magkapatid na to na pasaway. Okay? Sige, dito na, Brother Jer. Mamaya dyan. Okay. San bahay? Oh, ayan. Andiyan pa ba kayo? Ayan. Basahin mo, Sis MJ po. Leviticus 10 verse 1. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it and laid incense on it and offered an authorized fire before the Lord, which he had not commanded them. Oh, may the Lord bless his word. Tingnan niyo po to. May dalawang magkapatid. Ito naman talagang dalawang magkapatid. Di ba minsan may mga ganyan yung magkakapatid? Halimbawa, anim kayo, may dalawa kayong kapatid na pasaway, di ba? Halimbawa, apat kayo, tapos may kapatid kayo talaga na isa na pasaway, lalo na pag bunso daw. Huwag naman ganon. Hindi naman lahat ng bunso, pero karami ng bunso daw gwapo, amen, at magaganda. Sino mga bunso dyan? Magkaway-kaway naman kayo dyan. Diyan pa ba kayo? Yan. So ito po yon. Hi, batch, soon close. Yan, batch ko po to sa Amerika. Manood ka lang dyan, batch. So ito po yan. Tignan mo tong magkapatid na to. Dalawang magkapatid, pasaway. Hindi lang pasaway sa Ama, pasaway sa Diyos. May pinapagawa ang Diyos, pero kinuntra nila. So, napakahirap. Alam mo po, ganito yon. Okay lang kontrahin mo yung tatay mo, eh, pero yung kontrahin mo ang Diyos, ay, patay ka. Sabi ko nga,
Itong dalawang magkapatid na to, pasaway. Yun sabi, makakarelate kayo dito. Ilan po ang mga kapatid nyo? Baka anim kayo, lima. Tapos maalala nyo yung dalawang kapatid nyo na pasaway. Maalala nyo yung bunsong kapatid nyo na pasaway. No? So, mahirap talaga magpasaway. Pero pag nagpasaway ka sa Diyos, ito po ang consequence. Sabi niya dito, and sabi niya, is mag-u-offer daw sila. Ang problema, kinontra po nila yung pinapagawa ng Diyos. Sabi, unauthorized fire before the Lord, which He had not commanded them. Imagine, makinig dito ah, maliwanag po. May pinapagawa ang Diyos, ang problema kinontra. Alam mo, napakadelikado po. Kontrahin mo ng lahat, wag lang ang Diyos. Kasi siyang nag-create sa'yo. So, anong nangyari sa dalawang magkapatid na to? Basahin mo, Sis MJ. Anong sabi niya? Leviticus 10 verse 2. And fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Naku po! Yun ang problema. Anong nangyari sa kumontra sa Diyos? Patay! Ito sabi niya, oh. And fire came out from the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Nako, ito po, makinig dito ha, makinig. Bago tayo pumunta dun sa 5-6 na yan. Yung 5-6 ni Bombay, nako, mas maganda tong 5-6 na ituturo ko, 5-6 ni Lord. Tignan nyo ha. Ang sabi niya dito, namatay daw sila. Dahil sa pagkontra, hindi pagsunod sa Diyos. Kaya nga importante, sinusunod mo ang Diyos eh. Kaya nga yung title natin is, What's Next God? Diba? Halimbawa, na-COVID ka. Ngayon, naging survivor ka. Or naging survivor ka hindi lang sa COVID-19, sa cancer. Or naging survivor ka sa aksidente, naging survivor ka sa trabaho, ikaw yung hindi natanggal, or ikaw ay natanggal, dapat tanungin mo sa Diyos, what's next God? Okay, itong dalawa na to, grabe. Talagang harap-harapan yung Diyos talaga, kinuntra. Anong nangyari? Patay. Kaya yung hindi susunod kay Lord, patay. Yun. So ito po yun. Tignan nyo ha. Ang problema sa dalawa na to, hindi po sila nakuntinto. Iyan ang problema sa isang tao eh. Alam mo kaya minsan, kahit maganda ang plano ng Diyos sa'yo, dahil hindi ka nakukuntinto, ang isang tao kasi walang satisfaction. Yan, pag-aaralan natin mamaya. So ano mangyari talaga? And sabi ko nga, kontrahin mo na ang lahat, wag lang ang Diyos. Kasi pag kinontra mo ang Diyos, patay talaga. So ito, dahil sa ginawa nila, namatay sila. Ito nga, sabi ko. Bakit ang tao walang satisfaction? Pag tayo binigyan ng pango, nagpapatangos tayo. Di ba? Marami kayong, marami akong kakilalang ganyan. Taga Pilipinas. Pango, pupunta sa Thailand, pupunta sa Japan, talagang patatangusin. Dahil may pera, inasubrahan yung tangos, nawala tuloy yung pango niya. Alam mo, we are, ito kasi eh, makinig dito, we are fearfully and wonderfully made. Sabihin mo sa katabi mo, talagang yan na talaga ang pagkagawa ng Diyos sa'yo. Unique ka. Kahit pango ka, at least, nakakaamoy ka. What's the point? Ang ganda-ganda ng ilong mo kasi pinatangos mo, gumastos ka, kaso hindi mo naaamoy. Yun pala, amoy tain na yung pinagkakain mo. Mahirap yan. O, halimbawa, ang tainga mo is talagang malaki. Eh, yun talagang pagkagawa ng Diyos sa'yo. Yung iba naman, nako, grabe naman. Iwan ko ang mga tao. Yung mga puti, gustong magpaitim. Tayo naman, gustong magpaputi. Alam mo yung mga amo ko dati, mga kwang, kasi pumupunta sa ibang bansa pag summer, gusto lang nilang maging kakulay nila ako. Akalain mo yon? Sabi nila, you know, Julius, I like your skin. Ah, kaya nung nalaman ko na gusto nila yung skin ko, ah, proud na ako. Gusto ko rin sana magpaputi eh. Yeah? So kung gusto mong pumuputi, pumunta ka lang sa Africa, ikaw na pinakamaputi. Ganun lang kasimple yun. Okay, so bakit ganun? Walang satisfaction. Okay? Pag walang satisfaction ang isang tao, kukontrahin mo talaga ang Diyos. Pag walang satisfaction ang isang tao, ang mangyari talaga, kapatid, hindi ka mag-aas kay Lord. Kasi halimbawa, sinabi ni Lord sa'yo, nagtanong ka, what's next God? O pag may sinabi sa'yong advice, itong gawin mo,
Ang problema, hindi ka satisfied dun sa advice ng Lord sa'yo, kukontrahin mo. Yun ang problema. Kasi nga, ang problema talaga, walang satisfaction. Maniwala kayo, ang isang tao walang satisfaction. Kaya nga sabi sa Bible is, huwag mo akong pagyamanin na makakalimutan kita. At sabi naman, huwag mo akong papulubuhin. Ang hirap naman mag-Tagalog. Huwag mo akong papulubihin na magnanakaw ako, na makakagawa ng kasalanan. Ang sabi niya, yung katamtaman lang. Kaya nga maganda, katamtaman talaga eh. Tignan mo kung masyado kang mayaman. O anong nangyari kay Kobe Bryant? 41, patay kasi may helicopter. Eh binibalak kong bumili ng helicopter. O huwag na lang. O isang governor sa Pilipinas. Andyan pa ba kayo? Andyan pa ba kayo? Okay. Isang governor sa Pilipinas, bimili ng helicopter din. Anong nangyari? Patay! Kaya, naku, mahirap din eh. O tignan mo si Miles Monroe, may sariling jet plane. Ayun, namatay din. Kaya, di na ako bibili ng jet plane, joke lang. Okay, so, pero ito yon, okay lang din yung katamtaman. Kaya nga, minsan, masatisfy tayo. Pero alam nyo, sa totoo lang, excuse me ah, para lang tayo magkikwintuhan dito. Alam niyo sa totoo lang, ngayong COVID-19, ang dami kong na-realize. Alam mo, blessed tayo na katamtaman lang. Kasi ang daming mga milyonaryo ngayon, bilyonaryo, wala, bumibigay. Buti na lang hindi ka bilyonaryo. Kaya maganda na rin yung katamtaman lang, tama? Kasi alam kasi ni Lord yung heart natin. Ay, minsan ang tao is bibigyan ng bike. Nang binigyan ng bike, motor naman. Nung may motor, jeep naman. Nung binigyan ng jeep, aba, kotse naman. Nung may kotse, gusto niya, bus naman. Hanggang helicopter, aeroplano, jet plane, nako po, patay ka niyan. Walang satisfaction. Satisfaction. Nako, nabubulol ako, parang si Moses. Ah, hello. Pag-pray niyo ako. Ngayon, meron naman, binigyan ng 1 million. Grabe. Pag 1 million, naging 2 million. Gusto niya, 3 million. Eh, mga senator na yan, hindi ko napapangalanin. Tignan yung nangyari sa kanila. Million. Hindi nasasatisfy. Nung nagkaroon ng million, billion naman. Bakit? Walang satisfaction ng isang tao. Pero tayong mga Kristiyano, mga kapatid, dapat po marunong tayong masatisfy. Kasi kung, if you don't know, you know? Kung hindi ka marunong masatisfy, patay ka. Masisira ang buhay mo and you will not ask God. Hindi mo sasabihin, what's next God? Kasi alam mo ang Diyos, bibigyan ka ng good advice na ikakaganda mo. Kaso nga lang, ayaw mo masatisfy. Yun ang problema doon. I learned a lot. Na talagang, itayo is, sinabi ni Lord, oh, dito ka, yan lang muna ang sahod mo, 5,000. E gusto mo, 8,000. E ngayon, hindi nga kasi kung bibigyan kita ng 8,000 anak, makakalimutan mo ako, itry muna kita sa 5,000. Alam mo yung maraming naging Kristiyano nung pinagpala, nawala sa simbahan. Nang dahil pa sa blessing ni Lord, nawala kaya minsan, kaya nga, din mo lang, masatisfy ka kung ano yung bibigay ng Diyos. Ang tao kasi, gusto niya yung higit sa gusto ng Diyos, hindi pwede. Bawal yon. Kaya tignan nyo, ah, marami tayong aaralin. Bakit nagkawindang-windang ang mga tao, ang ibang tao, ibang Kristiyano, dahil hindi sila marunong sumunod sa pinapagawa ng Diyos sa kanila. So ito po yung aaralin po natin. So andyan po ba kayo? So, see, sabi niya dito, man has never been satisfied to do things God's way for long. Yan. Ulitin ko po yon. Hindi nyo ata naintindihan yung accent ko. Hindi ko po naipalagay kay sa pinsan ko eh. Man has never been satisfied to do things God's way for long. Yon. Hindi sila nasasatisfy. Tignan nyo po to. Makinig dito ah. Sino po ang excited sa 5-6 ni Lord? Hindi yung 5-6 ni Bombay. Makinig. Alam nyo, after nito, marireceive nyo yung 6, hindi yung 5. Ayan. So, ito po. Punta ka po doon sa Luke 5 verse 3 muna. Basahin mo, sister. Getting into one of the boats, which was Simon's,
He asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the people from the boat. Okay, tignan niyo to ha. Itong verse na to is nagturo ang Diyos sa mga tao. Basahin mo muna yung isang verse pa, yung 4. Yan. Luke 5 verse 4. And when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down your nets for a catch." Okay. So, ito po yung scenario, kapatid, na si Simon hindi pa siya disipulo nung araw. Okay? Si Simon na naging Peter. Nung na-meet ng Panginoon, sina Simon yung mga disciple, ito po ay yung mga mangingisda talaga. Sila po yung expert na mangingisda nung araw. Diba? So kung expert na mangingisda si Simon, alam na yung tamang oras, araw, weather, pag mangingisda. Pero ito yung pumunta sila na wala silang nakuha. Okay? Pero tignan niyo po. Sa verse 4 na tayo. Sabi niya, meron pong instruction ang Diyos sa kina Simon. Put out into the deep and let down your nets for catch. Oh, merong instruction. Sa ibang version, ilagay mo sa kanan yung net. Yan, sa Tagalog. Kumbaga, meron pong instruction hindi sa kaliwa, hindi sa likod, sa kanan. So nakikita nyo dito po, may instruction ang Diyos sa mga disipulo. Sina, dati hindi pa sila disciple dito, sina, Simon. So ngayon, dito po sila naging disciple after tong scenario na to. And sabi po ni Juan, ito po Luke 5, basahin nyo. Yan po yung Luke 5, basahin nyo yan. At maraming ganyan po ngayon sa sitwasyon ng crisis ngayon. Luke 5 verse 5. And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing. But at your word, I will let down the nets." Okay, sabi ni Simon, alam mo, magdamag po kami. Master, magdamag po kami. Expert ako na mangingisda. Ay kahit ni isa naman talaga, kahit isang galunggong wala, Master. Di ba? Yung mahilig dyan. Ano yung pinakamaliliit? Kahit isang shrimps wala, Master. Pero dahil sinabi mo, "But at your word, I will let the down nets." Nung sabi niya, "Master, we toiled all night." Alam mo po yung salita na toiled, napakahirap po yan. Parang ikaw po yung namamasada po sa dagupan, namamasada sa Ilocos. Maghapon, walang pasahiro. At ito na, nung hapon, meron kang naisa kay kapitbahay mo pa. Naku naman. Yung sabi ng toil, talagang grabe, maghapon ka nag-tricycle na masada para maibili ka ng pagkain. Tapos, walang pasahiro. At ito pa, nung may maisakay ka, mag-aalas 4 na, yung si Bombay pa na nakautangan mo. So parang ito po yung word na toiled. Parang grabe ang hirap. Alam niyo po yung mga nagtatrabaho sa construction, yung grabe ang hirap nila. Ganon po ang ibig sabihin yung word na toiled. Sabi niya, "We toiled all night and took nothing." Parang ganito, pumunta ka sa Dubai, 6 months ka na, 1,000 na resume na ipasa mo, wala pa talagang interview kahit isa. At ito naman, siguro't may tumawag sa iyo na Indiano, "My friend, what is your name?" Mga ganon. "Tomorrow you have interview. Coming, no coming," yung mga ganon pa. So ito naman, pumunta ka, ang offer pa talaga is 1,000 lang. Ganon yung word na told. Yung alam mo yung may pinag-aralan ka sa Pilipinas, grabe, nung kinuha mo yung passport mo sa Pilipinas, dumaan ka sa dami-daming, talagang nung inayos mo yung passport mo, it takes months kasi yung pangalan mo nagkamali, yung tatay mo kasi nung nirehistro lasing. Alam mo yung ganon? So ganon. Dami nung kinuha mo yung passport mo. Oh, ngayon, kumuha ka ng NBI.
Tapos may kaso ka daw kasi ninakaw mo daw yung stapler dun sa office mo dati. So ang dami, so hanggang naayos yung napunta ka dito sa Dubai ngayon. Hallelujah! Pero ang problema, pagkarating mo dito, na-COVID ka, nakulong ka. So ang hirap, andyan pa ba kayo? Andyan pa ba kayo? So ngayon, kapatid, ang good news ko sa'yo, nasa verse 5 ka pa lang. Ngayon kapatid, ito naman, kakapasok mo sa trabaho. 2 months, 3 months, nako po, ang ganda ng sahod, tinanggal ka, kagaya ng kakilala ko dito. Amen. Ang sakit, di ba? Parang ano ba talaga ang buhay? Lord, di ba? What's, ano, paano mo matatanong ang Diyos ngayon na what's next, Lord? Kung sunod-sunod na ang problema ay hindi natatapos, yung talagang, yung word na we toiled all night, yung maghapon, magdamag, wala talaga. Lord, mag isang taon na, nagpapaganda ako, wala pa rin nagliligaw, yung ganun ba? Parang, ang hirap. Amen. Dito nga tayo, na-miss ko kayo. Andiyan pa ba kayo? Andiyan ka kayo? Alam mo yung talagang napakasaklap talaga ang dinanas ni Simon at yung mga kasamahan niya nung gabi na yon. Talagang, alam mo yung nabigo silang magdamag, mangisda. Alam mo yung masakit talaga yon. Alam mo yung nakaka-relate kayo sa sitwasyon ngayon na talagang anong nangyayari? Itong business ko, inutangan ako, sinaktan ako, ang dami. Tapos paano mo matatanong ang Diyos dyan? Dito na, Brother Gian. Paano mo matatanong ang Diyos na what's next, God? Sa dami-daming bagyo. Kapatid, ang good news ko, nasa verse 5 ka, ito pa, nagkasakit ka pa talaga. Hindi ka lang na-COVID, nagka-cancer ka pa. Tapos nagka-cancer, ay naku naman. So parang, paano mo matatanong ang Diyos na what's next, God? Pag ganyan ang sitwasyon. Itong verse 5 na to, take note ah, si Simon, pagbasahin nyo yan, hindi po siya ordinaryong mangingisda. Expert si Simon na mangingisda. Napaka-talino niyan. Alam mo ang mangingisda, hindi po mangingisda yan pag ang typhoon number 5. Alam mo, magsususide. At alam niya talaga yung tamang oras, yung madaling araw. Pero grabe, wala. Zero. Kagaya sa inyo, kahit anong talino niyo pumunta dito, kahit anong success niyo, pag dumating yung word na tol, yung talagang ginawa mo ng lahat at parang walang nangyayari, aba, humanda ka. May verse 6 para sa'yo. Kaya sabi ko, tignan yun diba? Yung, andyan pa ba kayo? Ayan. Alam mo yung, Pastor, 10 years na ako dito sa Dubai. 5 years na ako dito sa Dubai, wala pa rin akong ipon. Meron lang iPhone. Nako, imasaklap talaga yan. So ngayon mga kapatid, ano ang pwede mong sabihin, tanungin sa Diyos? Are you going to say, what's next, God? Kung ganon lang nangyayari, na dumarating ka sa isang taon, 6 na buwan, yung parang si Simon na talagang grabe nangisda pare, magdamag, wala. But here you go. Dahil masunurin si Simon, hindi siya ma-pride. Kasi sa totoo lang, kung ako si Simon, aba, Master, Lord, ay, huwag mo akong pinagluloko. Pambihira, umaga na. Tapos sasabihin mo, ilalagay ko yung net doon, may mga direct direction ka pa dyan, edi wow, di sasabihin ko yun kay Master. Eh pero si Kwan, si Simon, hindi siya ma-pride. Okay, Master, siya, we toiled all night and took nothing. Expert ako. Dapat ganun si Simon eh, kung ma-pride. Pero dahil hindi siya ma-pride, sige, pagbigyan ko na nga tong Master na to, baka makachamba. Siguro sabi ni Simon, but at your word, I will let down the nets. So sinunod niya. So meron siyang ginawa. Anong ginawa niya? May ginawang pagsunod. Nag-obey.
lahat ng direction ng Diyos na gagawin mo, may pagpapala. Yun ang ibig kong sabihin. Tignan nyo yung, si, yung dalawa na binasa natin kanina, si yung magkapatid na yon, si ano yon, si Nadab at Abiho. Kinuntra ang Diyos. Anong nangyari sa kanila? Namatay sila eh. So ngayon kapatid, tignan nyo po. So anong nangyari? Dahil merong direction, ito ang matindi. Hindi tinanong ni Simon ang Diyos na sabi niya, Lord, magdamag kami ng isda, wala. Lord, what's next, God? Inunahan na ng Diyos siya. O, tignan mo naman ang nangyari. Kaya alam mo, minsan pwedeng tahimik ka lang. Si Lord nang bahala sa iyo. Alam mo yung Psalms 46 verse 10? Yung, be still and know that He is God. Yung dumating ka sa daming bagyo, dumating ka sa daming storms na talagang lahat sunod-sunod, yung talagang naranasan mo lahat. Tapos walang nangyayari. Yung sabi ko, grabe yung, just imagine ako, biyahero po ako sa Pilipinas. Nasubukan po namin na nasyupaw. Ibig sabihin, wala talagang pasahero. Imagine, maghapon kang nagpasada, tapos ang maisakay mo, si Bombay pa. Or yung naisakay mo, yung best friend mo pa talaga. Or yung ex mo, ang sakit. Diba? Pero tignan niyo po, mga kapatid. Andyan pa ba kayo? Oh, hallelujah! Excited po ako dito ngayon. Hindi ako makapasok-pasok sa verse 6. Gusto kong ipasok tong verse 6 na to, mga alauna na, okay? Gusto kong diinan tong verse 5 na to kasi karamihan na sa verse 5 ngayon. Mission Pastor! Ay, naku, wala naman talagang tatawag na nasa verse 6, verse 5 lahat, Pastor! Kapatid, sige lang! Kung akalain mo, kung nasa verse 5 ka, may susunod doon. Anong susunod? Baka iba. Baka verse 4. Verse 6, siyempre! Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baka hindi pa kayo marunong magbilang. Baka nakalimutan nyo. Anong susunod sa 5? Verse 6. So, sino yung excited kung nasa verse 5 ka ngayon? Ayan. Sino po, by faith, na may mangyayari kung nasa verse 5 ka ngayon? 3 months walang sahod. 6 months walang work. Talagang grabe. Nag-graduate ka pa talaga ng cum laude. Ano pa yon? Semi-cum laude ba yon? O kahit ano na yon, ay grabe. Lahat na, talagang lahat, pati passport mo. Nag 10 years na yung nakuha mong passport. Tapos grabe, magto 2 years na yung passport mo. Wala ka pang work. Grabe, nasa verse 5 ka. Good news, my friend. Nito, ito ang good news ko. Tignan natin sa verse 6. Hey, here we go. Verse 6. And when they had done this, they enclosed a large number of fish and their nets were breaking. Oba! Tignan niyo kapatid, sino po yung magsasabi diyan na darating din yung net mo? Talagang hindi mo na kaya yung talagang ang pagpapala darating. Sino diyan yung magsasabi, Pastor, yung 1 year na wala akong work, yung 6 months na wala akong work, yung 10 years na wala akong ipon, mangyayari sa akin yan at magiging blessing ako. Hallelujah, mag-press nga ng heart. I-try nga natin yung heart nyo kung gumagana pa. Sige nga yung heart nyo. Hallelujah, Pastor, ito na. Makinig. Here we go. Makinig. Mga kapatid. My dear brothers and sisters. I'm here to remind you na meron tayong Diyos na faithful. Basta lahat ng gagawin mo ngayon, lahat ng galaw mo, kailangan merong guidance siya. Meron siyang blessing at lahat ng talagang move mo kung uuwi ka man sa Pilipinas, tinanong mo ba yan sa Diyos? Baka naman, uwi na ako, ayaw ko na, kapatid, or mag-stay na ako dito, ayaw ko nang pumunta sa Canada, ayaw ko nang pumunta sa Australia, sa Iraq na lang, o baka mahirap yan. O, andyan pa ba kayo? So kailangan kapatid, kung gusto nyo, kung nasa verse 5 ban kayo ngayon, gusto nyong maging verse 6 na kayo bukas or next week, iklim mo na to kapatid. Kung sino ka man na pagod, na puros ang saklap talaga ng pinagdadaanan mo, malapit ka na sa verse 6. Nasa kalahati ka na or nasa, malapit na. Alam mo yung pag nasa tunnel ka, napaka-dark, di ba? Pero pag nasa gitna ka, makikita mo yung ending, may light. Malay mo, andun ka na sa ending.
Kailangan, sumunod ka lang. Amen? Napag may live stream, may training, mayroong gawain talagang mag-obey ka. Kasi, Matthew 6:33, dapat i-meditate mo yun. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ito na. Punta tayo sa verse 6 ngayon. Ay, grabe. Na-overwhelm talaga ako sa verse 5 na yan. Kasi ang daming pinapasabi ni Lord. Pero sa verse 6, tignan niyo po. Alam mo, napakasarap po na one day, ikaw ay magamit ni Lord na maging blessing. Napakasarap na one day, ikaw po yung namimigay, ikaw po yung nagpapautang, ikaw po yung nagiging blessing, you are the head, not the tail, you are going up, not going down, you are the lender, not the borrower. Ang sarap po niyan, nasa verse 6 ka. Siguro ngayon nangyayari na nakakahiram ka, ngayon nangyayari na kailangan ng tulong, it's okay, brothers and sisters, pero one day, ikaw din ay maging blessing. It's okay, we are here as family, we help one another. Pero kapatid, kung nasa verse 5 ka, kapatid, malapit ka na sa verse 6. Sa tingin mo, isang taon, wala kang promotion. Sa tingin mo, walang nangyayari. Sa tingin mo, lagi na lang receive ang naiiwan. Kapatid, nasa verse 5 ka, pero malapit ka na sa verse 6. Maging tapat ka lang. Basta kung ano ang sasabihin ng Diyos sa'yo, doon ka. Mag-focus ka. Kailangan sensitive ka sa sinasabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, anak, i-give up mo siya, i-give up mo. Hindi yung Lord, wow, ayaw ko. Ginive up ko na nga si Ahmad, tapos pakialaman mo pa si Prakash. Huwag ganon. Kailangan, sige lang kapatid. I miss Pastor Jan. Si Pastor Jan, lagi nang sinasabi yung si Ahmad, si Prakash. Diba? Kung mapanood niya to, nako, matatawa yon. So anyways, ito po kapatid, sino po yung darating na yung excited sa verse 6? Yan. Alam mo, karamihan dito nasa verse 5. Bakit ko alam? Nakakausap ko kayo eh. Kapatid, be sensitive. All you need to do, obey. Ito nga ang ginawa ng Panginoon eh. Yung boat na sinakyan niya represent pangkabuhayan. Pangkabuhayan. Sorry, ang hirap ko talaga mag-Tagalog. Taga-Bagyo kasi ako eh. Taga-Binggit. No? Ang hirap mag-Tagalog. Yung boat na yan, represent kabuhayan. Alam niyo po, bago po sumakay ang Panginoong Hesus sa boat sa pangkabuhayan ni Simon, nagturo muna siya. Nag-share muna ng gospel. Nakita na naman sa verse 3. In other words, talagang makita mo si Lord, alam niya yung priority niya and din tumulong. Ngayon, dalawang boat 'yun eh. Anong pinuntahan niya? Si Simon. Bakit? Ito. Bakit hindi yung isang boat? Kasi alam niya si Simon may pagkatawag. At the same time, alam niya na si Simon magagamit. Yun naging Peter ngayon. Although marami siyang weaknesses. By the way, sa Friday, ang ganda po message natin. Talagang makakarelate na naman kayo dito kasi yung nangyayari. But anyways, tignan niyo po. Ang nakita ko na katawan ni Simon na naging Peter, na naging disciple na ng Panginoon is marunong siyang sumunod kahit expert. May mga tao ang tatalino, eh matalino ako, nag-graduate ako ng ganito, theology, master of education, doctor of division, ay sorry naman, doctor of divinity, edi wow, akala mo alam niya na lahat ng Bible porque nag-aral ng mga, huwag ganon. Ako sabi ko nga kasi nag-aral ako ng doctor of divinity, hindi division, sa SOM 5 hours a day, sabi ko, grabe pala, kung mag-aral ka pala talaga, kaya pala lumalaki ang ulo ng mga kumukuha sa Bible school. Kasi ako, nag-aaral ako ngayon eh. Talagang true online. Sabi ko, ang daming. Pero hindi dapat yun ang, kahit marami kang na-absorb na salita ng Diyos, marami kang nala, kahit ano pa yung theology na yan, still you need to humble that only the Lord Jesus Christ. Without the Lord Jesus Christ, you will fail. Without the guidance, without the leading of the Lord, without the Spirit of God, without the Holy Spirit, you are nothing. Ayan ang katotohanan. Kahit saan ka pa nag-graduate, kahit pa sa Lasal, sa ano yan, sa UP, sa UB, CCD, Kukuduko, o ano yan dyan, iwan ko. Wala kapatid. All you need is the Lord guidance in your life.
Basahin niyo. Apart from me, you can do nothing. Kaya nga, napaka-importante. Kahit ano pong natapos niyo, kahit anong katalino niyo, kahit anong sitwasyon niyo, or kahit sino ka man sa ngayon at na-COVID ka, hintayin mo ang verse 6 mo. Nasa verse 5, sabi ko nga, praise God nga, hindi naman lahat nasa verse 5. Marami nang nasa verse 6. At yung iba, nasa verse 7 na. Basahin mo ngayon, insan, yung verse 7. Andiyan pa ba kayo? Sino pong may natutunan? Ayan. Luke 5 verse 7. They signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. Nakaw! They began to sink. Ibig sabihin, sobra-sobrang pagpapala. I-type nyo po dito yung may gusto ng sobra-sobrang pagpapala. Ayan. Sino may gusto? Ay kailangan ihanda nyo na yung mga rubber band nyo. Diba? Ako nakahanda na yung rubber band ko. Ganun lang kasimple yun. Yes, sabi ng pinsan ko, without God, we are nothing. That's right. We are nothing without Him. Kahit ano, sabi ko nga, sabi niya sa salita ng Diyos is talagang, alam mo yon, yung pahihiyain ng Diyos yung mga matatalino. God will use those foolish people, yung mga mangmang, pahihiyain. Kasi nga, sabi ko nga, kahit anong sitwasyon mo, kahit anong title mo, may natapos ka o wala, kahit wala kang natapos, kung mag-rely ka, you need the guidance of the Lord, the leading of the Lord, lahat ng advice ng Diyos, ay nako, tatalino ka. Matakot ka sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mangyayari po yan. Hello? Hello? Sino po dito yung, Pastor, gusto ko yung magsisink ako. Ibig sabihin yung sobra-sobra. Diba? Ngayon, nagdi-dream ka lang ng yung isang sapatos ngayon, 20 na. Diba? Kasi ginagamit mo yung 20 na shoes every hour na nanonood. Oh, grabe, sobra-sobra. Ayan, yung sobra-sobrang pagpapala. Sino po yon? Sino pong naniniwala doon? Oh, okay. Sabi ng kapatid, enough lang po. Oh, maganda naman. Mahirap din talaga pag sobra. Kasi mahirap. Okay lang man ng siksik, liglig at umaapaw, basta alam mo talagang i-balance. Eh ako, sabi ko, eh nangusap si Lord sa akin, ay i-barter ko na daw lahat ng sapatos ko. Lord, wag naman, mga apat, tatlo lang. I-barter ko para maitulong ko sa mga kapatid. So syempre, nung sinabi niya sa akin yon, hindi ko na-question. Kasi minsan tayo alam mo minsan is, oh, bigyan mo yung kapatid na yan. Lord, ikaw ba yan? Di ba? Tatanungin mo pa kung si Lord. Alam naman, Satanas. May Satanas ba na magsasabi ng good things? Wala. So, ako po, sinabi ni Lord, oh, ikon mo na yan. Alam mo, ang sarap po na tumulong. Talagang grabe, nai-enjoy ko, may passion. So, please, kapatid, kung nasa verse 6 ka, nasa verse 7 ka, it's time to help our brethren. Kahit hindi natin kasama sa church, kanina po, kahapon nakita ko po yung isang kapatid. Grabe, walang makain. Tapos ang dami nilang magkakapatid, wala pong trabaho. Sabi ko, ministers ko, kabayan, yes po. Ganito, ganyan. Mag-deliver po ako ng grocery sa Wednesday sa'yo. Opo, kahit hindi ko kilala kasi, you know, as a Christian, it's time, grab the opportunity to help. Kaya kung anong meron ka dyan at nasa verse 6 ka, nasa verse 7 ka, i-barter mo na yan. Diba? I-keep mo pa yan. Aamoy pa yan. Papalitan pa ni Lord ng bago yan. Amen? Kaya wag po tayong kwan. Kailangan wag tayong maging selfish. Kasi una't una rin, yes, marunong kang ang sumunod. Eh kung selfish ka rin, hindi ka rin i-bless ni Lord. Okay? So tignan po ang nangyari sa verse 11. Sister, andyan pa ba kayo? Ayan. Verse 11. Luke 5 verse 11. And when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. Wow, tignan niyo po. Ito ang maganda. Dito nga, Brother Jer, na-miss ko ang mga to. Hello! Ayan, na-miss ko kayo eh. Tignan niyo po ang nangyari. Nung nakita po ni Simon yung mga disipulo, paano blines ni Lord sila? Anong nangyari? They followed him. yun ang minsan eh. Alam mo yun? Isang tanong ko eh, kung ito kaya ay
ginaid ni Lord sila at sabi niya, ilagay mo yung net sa kanan or sa kaliwa at walang isda na nakuha. Do you think si Peter or si Simon eh, nagpalo kay Jesus Christ? Yun ang tanong ko lang. Pero minsan ang tao, pag may blessing lang, saka lang talaga magiging follower ng Panginoon. Alam mo, sa totoo lang, pinagpala ka man o hindi, isipin mo na lang 2,000 years ago, namatay sa'yo. For me in you to have eternal life. Doon pa lang sapat na. Kaya nga, ito eh. Minsan nakakalungkot. Kasi nakabase yung blessing natin, nakabase yung miracles, nakabase yung good things na gagawin ni Lord sa'yo para magsilbi ka. Hindi ganon. Alam mo yun, kahit anong problema mo, kahit nasa verse 5 ka, dapat yung commitment mo, dahil followers ka ng Panginoong Hesus, hindi po nababago. Kahit may bagyo, kahit may storms, tuloy pa rin. Amen? Ayan. So dito po tayo ngayon. Since wala pong mga bago, ay may apat pala. Ito po, may mga bago pa pala. Ilagay niyo yung John 14:6. Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa mga bago. John 14:6. Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Amen. Sinasabi po ng Panginoon, maliwanag po, na kailangan tanggapin natin siya. Siya lang ang way, siya lang ang katotohanan, siya lang ang buhay para magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung bago ka man, pinapasabi, kapatid, ito pong sabihin ko sa inyo. Without Jesus in your life, it's useless. It's nothing. Without Jesus sa buhay mo, kapatid, dahil siya lang namatay on the third day na buhay, wala na pong ibang namatay tapos nabuhay uli. Kaya kapatid, tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Hindi po aksidente ito na nanood ka. Kailangan mo ang Panginoong Hesus para siya yung mag-guide, mag-drive, mag-lead sa buhay mo. Ako po'y dating drugista. Laging lasing sa probinsya namin, natutulog sa kanal. Laging gising ng 2 weeks dahil high sa druga. Lahat na pong kalukuhan, sugal, babae, name it. Sabi ko, every end of the year, my New Year's resolution, magbabago na ako. I-enjoy ko na ang December 25 hanggang January 31 na magbabae, magdruga. Para January 1, bagong nilalang na ako. Yun ang lagi kong sinasabi sa New Year's resolution ko. Pero after 1 week, maximum 2 weeks, bumabalik ako. Bakit? You cannot change your life, but only Jesus can change your life. That's why the Bible says that you are nothing without the Lord Jesus Christ. So if you want to change, if you want to be blessed, if you want that the Lord will guide you, the Lord will lead you, na siya yung magdadrive, siya yung driver sa buhay mo, tanggapin mo ang Panginoong Hesus, kapatid. And I will lead you to a prayer we call prayer of acceptance. Pero bago yan, ang conclusion ko po sa mensahe, mga kapatid, sige po, mag-comment po kayo dyan lahat ng nanonood na talagang andyan na kayo. Ito po yung bago nating kwan. Sabihin nyo, para makita ko na hanggang ending nanonood kayo. Kasi minsan merong nanood kalahati lang. Lalo na pag tagawaypan, makita ko dito, "Lord, thank you Lord. Thank you sa message. Thank you sa salita mo." Dapat ganon para makita ko dito. Kasi I want you to understand na huwag niyong mamimiss ang mga gawain lalo nang may COVID, lalo nang may crisis. Na kailangan, kapatid, lalo na kung nasa verse 5 ka, lagi kang present sa gawain, sa training. We are here. I am preparing this message for God's glory. Talagang iniiyakan ko to. Eh, kailangan kayo manood na lang. Kailangan tapusin nyo. So just mag-comment kayo dyan. We are here and we understand the message. Ganun lang. Lalo kung tagawaypan kayo, lahat ng nanonood, bago tayo mag-pray. So ngayon, mga kapatid, ano ang tanong mo sa Diyos?
sa lahat ng tagawaypan, sa lahat ng nanonood, mapabago man o mapa-old. Ano ang tanong mo sa kanya ngayon na ang sitwasyon mo ay ganyan? Walang trabaho, minatayan, naghihirap. Are you asking him what's next, God, sa buhay ko? See, you need to understand na lahat ng nilalang niya, lahat ng pinili niya, lahat ng anak ng Diyos, may plano sa iyo. Kapatid, yung nanonood dito, please share. Kasi someone out there who needs to hear this message. Dahil anak tayo ng Diyos, lahat tayo dito hindi aksidente at may plano ang Diyos sa atin. So ngayon, huwag mong sayangin yung pagkatawag mo, yung gift mo. God has called you to be fruitful. God has a plan for you. Be strong. Kahit nasa verse 5 ka man, malapit na ang verse 6 mo. So my prayer sa lahat ng mga nanonood, marireceive nyo yung verse 6 at hindi lang yung verse 6, yung verse 7 na talagang ang pagpapalay sobra-sobra para maging blessing po kayo. Napakasarap po. It is better to give than to receive. Napakasarap magbigay. But you need to obey God. You need to ask, what's next, God, sa sitwasyon ko? So God bless you, and I love you all with the love of the Lord. So sa mga bago, sundan nyo lang tong panalangin na to. Romans 10:9 says, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus Christ raised from the dead, you will be saved. So all you need to do is tanggapin mo, akuhin nyo lang tong panalangin na to, igaguide ko lang kayo, we call this prayer of acceptance. Marami pong prayer, pero ito ang pinaka-the best na prayer mo. Hindi po yung prayer na blessing, na trabaho, ang prayer na pinaka-the best na dapat mong gawin bago ka mamatay, we call prayer of acceptance, yung tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa puso mo. So please follow this prayer after me sa mga bago, and then magpipray po tayo ng prayer request. Ang dami po dito, huwag po kayo mawawala. So please follow this prayer. Father in heaven, I come before you in the name of Jesus. Father, I thank you for sending your Son, Jesus Christ, for me to have eternal life. Dear Jesus, I heard about you and I believe that you died on the cross 2,000 years ago. On the third day, you rose again. In this moment, I believe in you and I accept you as my personal Lord and Savior. Make me the person you want me to be. Don't forget my name in the book of life. Holy Spirit, come into my life. In Jesus' name, amen. Ayan. Praise God sa mga bago. At andyan pa ba kayo? Marami pa akong sasabihin. Huwag kayong umalis. Mga leaders, wow. Woo, yes, we are so blessed na meron tayong Panginoong Hesus. Kahit na verse 5 ka, importante may Panginoong Hesus ka. Amen? Pero, sino po yung excited? Baka bukas verse 6 ka na. Di ba? Biglang may tatawag. Is this Janelle? Mga ganon, di ba? Is this Lister? Is this Haya? Ay, mga ganon ba? Malay mo! Ay, baka yung iba dyan is, naku, pastor, sana tawagan ako doon sa 20 million, tumaya ako. Huwag ganon! Kasi may mga mananampalataya talaga tumataya. So, huwag ganon, okay? Pero malay mo! Darwin, come to my office. Sabi ng CEO, okay, sir. Naku, akala mo tatanggalin kayo. Pala, promotion, di ba? Kasi minsan tayo, inuunahan natin. Alam mo, bago tayo mag-pray, nakalimutan ko. Minsan tayo, advance mag-isip pero negative. May trabaho ka pero natatakot ka, ako na ata yung susunod na matanggal. Yan nangyari. Ako na ata yung susunod na hindi ikasal. Ako na ata yung hindi magkaka-boyfriend. Mali. Puros dapat positive. Kahit may COVID, alam mo positive mangyari. Di ba? Yung talagang Lord, alam ko ganito, ganyan. Positive!
Diba, i-type nyo yan, positive, lahat na gaway pan. So, ito po, let us agree po sa mga prayer requests, diba? So, mga lahat ng mga nagpi-prayer request dito, positive, advance mag-isip, i-claim nyo na. Sabihin nyo, thank you Lord for this answered prayer. But as one family, let us pray for the sisters. Lord Father God, once again, thank you for your word. Lord, thank you for your presence. Again, Lord, if we disregard iniquities in our hearts, you have said in your word that you will not hear our prayers. So Lord, tonight as we come with agreement, meron man kaming nagawang kasalanan, sinasadya o hindi, patawarin mo po kami. And Lord, as your servant, as leaders of this church, as YPAN leaders, as we come with agreement, Panginoon, because we know that two or three gather in your name, you are in the midst of us. And we are more than 100, so alam po namin, andito ka, kahit live stream lang, alam ko gumagalaw ka. Hipuin mo lahat ng mga ipapanalangan namin at may gagawin ka. Itong mga kapatid na to'y nasa verse 5, pero magiging verse 6 na sila in Jesus' name. Sa lahat ng mga verse 5 na may pinagdadahanan, na talagang hirap na hirap, malapit ng maging verse 6 lahat sa pangalan ni Jesus. And yes, O God, we pray for our sister, pakibaba sister. So we pray for our sister Net Yekla and Nisi Magracia sa complete healing nila. Lord, we know na ikaw ang great physician. You are the great doctor, Panginoon. Touch them in the name of Jesus. In a spirit that does not belong in that body, we uproot in Jesus' name. Lord, be healed in Jesus' name. Yes, sa job offer ni Sister Eli Helasque, Sis MG Aglano, Brother AG and Sis Ria, at mga iba pang kapatid na naghanap, we claim ang mga bagong employer nila, Panginoon. Lord, you have created this world. You have created them. At alam ko, hindi mo sila pababayahan. As you continue to obey the Lord, His guidance, His leading, His advice, the desires of your heart will happen sa lahat ng nabanggit. At strength kay Sis Bines Gonzalvo and family as they lost their Daddy Lulu. Lord, comfort this family. You have said in your word that you are close with those broken hearted. So Lord, comfort them. Strengthen them. Lord, the strength that comes from alone, the supernatural strength. Lord, hug this family. Palakasin mo sila, Panginoon. Yes, O God, open working visa for 2 years in New Zealand sa aming kapatid. Yes, O God, you claim, sister, it will happen. And complete healing and past recovery sa cancer of Mr. Austin. Jesus is the answer for cancer. Complete healing from Jared and Sis Maricel de Ginutas. Lord, touch them in the name of Jesus. Prayer of protection to the whole family of Maria Franz Vizcaya. In complete healing from metastasis cancer. Yes, O God. Ruth Darjan, complete healing for her swollen legs. Complete healing for Dotis, father and brother, Darwin de Ginutas, brother, for the complete healing and restoration for his kidney. Lord, lahat ng nabanggit, Panginoon, touch them. Be healed in the name of Jesus. Lord, thank you in advance at magtitestify sila for your own glory alone. Lord, we love you. We glorify your name. Lahat ng tagawaypan, lahat ng nanonood, i-claim nyo na ang verse 6 at verse 17. In Jesus' name. Amen. Lahat po na nanonood, salamat. See you on Friday. Please invite your friends. May mensahe na maganda sa bawat isa. God bless and I love you all with the Lord. Be strong like an eagle.